Hello guys, welcome to my vlog. It's me again, Migs Angelo. Ayan guys, napanood nyo ba yung aking video na may pamagat na Tunisian guy? Ayan. Meron siyang part 1, part 2, part 3 at bukas yung part 4. Diba, nakaka-excite, diba? Na-excite ba kayo? Ayan, titignan natin ngayon. Lalakad-lakad ako dito kasi tingnan natin kung nakatambay ulit doon si ano, si dito si si Atep. At titingnan natin kung nagpalit ba siya ng kanyang short, kasi binigyan ko na siya ng short. Tingnan natin kung sinuot niya. Tsaka kung naligo na. Kasi kahapon bumili siya ng shampoo tsaka sabon. Kaya siguro naman maliligo na yun. May shampoo na yun. Tsaka Colgate. Baka magtututubras na rin. Di ba? Nakakaawat. Ayun guys. Tingnan natin. Tapos, mas kilalanin pa natin siya. Para, di ba? Para, kasi ang mahirap din kasi nakikipag-usap ako sa kanya. O konti din lang alam niya sa Italian. Sa salitang Italiano. Kaya hirap, mahirap kami magkaintindihan. 3 years pa lang daw siya rito. Kaya marami akong tanong na hindi niya nasasagot. Kung paano siya pumunta, nakapunta rito, paano ba ang proseso ng kanyang dokumento, paano ginawa, gano'n. Kaya kasi iba yung mga ano nila, yung proseso ng kanilang dokumento sa mga Pilipino. Iba-iba. Kasi iba-iba ng agency ng pinagdadaanan, gano'n. Kasi diba, kasi sila yata ay no, Tunisia is a part of Africa. Africa. Kaya medyo siguro yun nga, may pagkakaiba. Iba yung government nila, yung mga embassy din nila dito, di ba? Iba rin yun sa atin, kaya medyo napakomplikado lahat ng mga dokumento. Ayun guys, tingnan natin kung nandito siya. Tapos yun nga, tatanong ko sa kanya kung tsaka i-update ko siya sa trabaho, kasi syempre lagi siya naghihintay ngayon sa akin dahil nga yung umaasa siya sa trabaho. So kailangan din nating i-pamper yung tao, di ba? Para hindi rin, kasi wala naman siya nakakausap na iba. So para gumanggaan din naman ng kanyang stress na nararamdaman. Kasi alam ko, alam mo yun, may dito kasi sabi niya parang may discrimination din daw sa kanila, kasi pag nalaman na sila Muslim, ganun, diba? Kaya ang hirap, hirap din sa kanilang mga parte ng cult, ng kanilang religion, diba? Kaya malimit din sila nare-reject sa mga trabaho. Ayun ang diferensya ng kanilang religion. Ayun guys, so tingnan lang natin kung nandun siya, kung narito siya sa kanyang sa tambayan, kung saan lagi kami nag-meet. Para, diba? Yes, nakatambay siya, ano dun? Yes, dito yung papasok sa bahay ni ano, ni Atep. Oh. Pasok tayo guys sa bahay ni Atep. Medyo delikado pala rito yun.
guys, napasok ko na yan. Bali, idudugtong ko na lang itong video kasi kahapon hindi ko nakunan yung pagpasok, kaya idudugtong ko na lang itong video na to dun sa pagpasok dun sa kanyang bahay, dun sa kanyang tinitirahan. Kaya ayan guys, see you. Oh senyor. Ah, oh, questa chiesa. Oh, signore. Questo dito na natera si ano? Si Atik. Abandon, abandon. Posso entrare io? Beh, vieni, fare il mio video. Ecco. Poi io scendo a casa. No, aspetta. Io scendo. Così. Come faccio? Oh, sì. Ah. Dammi. Ok. Andi dove nakatira si Adi. Che dolce. Ce l'hai? C'è acqua? C'è acqua? Oh, madonna. Che stanza. Non c'è luce? Luce non c'è. Dice la terra. Dov'è? Apre luce. Ah, ok. Io meno sciano. Stanza. Pagna quarto. Messa un malitello. Tapos dito ko kusina niya. Non c'è gas? Miko? Walang gas guys. Guys, tingnan mo naman yung tirahan niya. Ah, nakakaawa. Dinala ko siya ng ano, ng grocery. Yan yung grocery. Mira. Sigo. Sure. Tayo guys, may trabaho tapos dito lumalabas si ano, pumapasok sa bintana. Ayan, yan ako dadaan. Oh, mahulog ako ate. Okay, posto, posto ate. Kasi na lang si Ati. Atip, entrare qua. Questo carto. Ito video. Andiamo? Andiamo. Posto? Sei contento? Sei contento? Ayan. Okay. Yun guys, kakawi ko lang. Bali, naiabot ko kay Atip yung mga damit ko na binigay sa kanya. Eh, tapos, kwentuhan lang kami kanina. Ayaw pa nga niya magpa-video kasi nga nahihiya siya. Sabi sa akin siya, huwag daw. Huwag ko na lang daw siya video. Sabi ko eh, kasi di ba, pwede namang ano, sabi niya, pwede mo namang magkwentuhan lang tayo. Huwag na lang video. Nahihiya siya. Tapos yun, naghintay lang kami nung ano, nung, kasi mga sarado yung mga kainan, mga bilihan ng pagkain. Hintay pa namin, naghintay pa kami ng ano, stress para magbukas. So, pinamili ko na lang siya ng konting pagkain para mamayang gabi meron siya makain. So, kumuha naman siya ng prutas at saka yung ano, tinapay. Tapos, hindi naman sila nakakain daw ng karne. Manok. Manok yata nakain sila. Kasi Muslim yata. Muslim nga, di ba? Mabawal yung baboy.
So yun guys, tuwan-tuwa naman doon sa mga binigay kong damit. Tapos sinama ako doon sa bahay niya. Yun, yun nakita niyo naman yung sitwasyon ng bahay, grabe. Tapos sabi ko sa kanya, linisin mo naman kasi nga napaano rin. Tapos nandun din yung may-ari ng bahay. Lagi daw siya sinisingi sa sa hinihinga ng pera. Sabi niya, wala akong trabaho, hinihinga pa siya ng pera. Hey guys, di ba, at least kahit paano sumasaya naman yung tao. Sabi ko, kanina maaga, hintay daw niya ako. Sabi ko, ang dumaan naman ako kasi kanina dyan, wala naman siya. Tapos yun, kaya buong araw daw siya doon nakatambay, tinihintay ako. Kakawan. Sus ko, kung ako lang mayaman talaga. No? Yun guys, bali, happy siya dahil may pagkain siya. Minsan daw hindi siya makatulog hanggang stress na madaling araw kasi nga, pag kumakalam yung sigmura, dati daw ang taba-taba niya nung pumunta rito. Tapos ngayon talagang lamayat pa siya. Sabi ko, lamayat ka pa niya. O kasi sabi niya, tabakong lumot ako dito sa Italy, dito na lamayat. Kasi nga, walang pagkain. Ayun, kakawa. Tapos kahit paano nila. Kung meron naman ako talaga may tutulong, sana nakakuha ka na siya ng trabaho para, kasi papalamig na ngayon dito, sobra. Kapos wala siyang heater doon, talagang mamatay ka sa lamig kapag wala akong heater sa bahay. Tapos, di ba, napakalamig talaga doon sa bahay. Kapag talagang nag-heater na o umulan ng yelo. Ay guys, sabi ko, mukhang masipag naman yun talaga, willing mo siya magtrabaho. Sabi niya, tawagan mo yung mga trabaho na, di ba, sabi ko, pagtatanong kita ng trabaho, talagang gusto niya magkatrabaho. Sabi ko, ba't ayaw ko nalang umuwi sa iyong lugar? Sabi niya, mas mahirap daw doon, wala rin daw siyang trabaho doon. Kaya sabi niya, mas okay pa daw dito kahit paano nagkakaroon siya ng extra-extra, ganyan. Eh, doon daw sa lugar nila sa Tunisia, mas lalong mas mahirap ang buhay. Ayun guys, at least, di ba, may napasa naman kahit tayong, kahit konti lang nabigay, tapos, di ba, at least, sumaya siya, di ba, nagkaroon ng, nagsigla yung katawan niya dahil, inakilala, kahit paano, nabigyan natin ng damit, tsaka yung, masusuot, tapos yung short na, yung pa rin yung suit niya, sabi ko, yan, pwede ka na maligo, may pagpalit ka na, tuntuwa naman. And guys, sana pray na lang natin na makakuha agad siya ng trabaho para maging maayos ng kanyang buhay, di ba? Maayos naman, hindi naman siya, nagsisigarilyo, pero sabi nga niya, unti-unti niya tinatanggal. Kasi nga, kaya lang di daw siya nakapagsigarilyo dahil syempre wala trabaho na yung stress. Ako ko talagang ganito niya. And guys, sana kung sino mo makapanood ito, sana yung mga narito sa Italy, diba? Sana tulungan nila yung mga kahit sa mga restaurant, yung mga ayuto kuoko, yung sa, diba? Para naman magkaroon din siya ng trabaho. Pahirap kasi dito naman ang trabaho, guys. Ayan, bali, guys, salamat sa inyo sa inyong panonood at please subscribe, Mings Angelo. At thank you so much sa mga nag-subscribe sa akin guys. Thank you so much. Bye-bye.